Ganito ginagawa ko sa ano, sa sili kapag mura siya. Kasi minsan nagmamahal siya ang ano, ang isang ganito minsan umaabot ng $6. And yan, $6 lahat. Pero the other day nung ano ako, nagpunta ako ng nag-grocery shopping ako. Nabili ko lang ito for $2.99. Yung isang panet na ganito. Kaya ang ginagawa ko, pagka ganyang mura, ay inaano ko siya, pinapreserve ko siya. Kasi pag pinabayaan mo siya dyan, na nakalagay dyan sa dito, o kaya sa refrigerator, natutuyo siya. And minsan nasasayang lang kasi inaamag siya, you see. Kaya ang ginagawa ko para hindi siya ano nasasayang, itong ginagawa ko, ginagayat-gayat ko siya ng ganyan, and then inaano ko siya sa olive oil, inaano ko ng olive oil, nilalagyan ko siya ng olive oil, and then every time I need chili, it's ready for me. You see? Para hindi siya nasasayang. Yeah. Kailangan na kaano siya. Kailangan na nakababad talaga siya. Otherwise, kapag pinabayaan ko lang siya sa ano, sa ganyan, inaamag siya. And then nasasayang lang. Ganyan din ang ginagawa ko sa ano, sa garlic. Kapag ano siya, pag mura siya, bumibili ako ng marami. At saka, yan. We peel the garlic and then inahati-hati ko lang siya ng half or quarter. And then, inaano ko siya, binababad ko lang siya sa oil. Napipreserve na siya ng ganun. So, every time I need garlic, it's easy. I don't have to peel it. Because if I leave the garlic there, ano siya, nagiging ano, yung iba natutuyo at yung iba naman, parang tumutubo na siya. Pero hindi naman nasasayang kasi tinatanim namin siya. So anyway, yun lang ang aking ano, kaunting tip para maano, hindi masayang ang ano, ang mga binibili nyong makatipid kayo. At the same time, katulad nyan, hindi every time na magluluto ka, magpipil ka ng garlic, tapos alam mo na, yung amoy ng garlic sa kamay mo, ang tagal mawala. Pero pagka ganito, it's good. Kasi, pati yung oil niya, magagamit mo na rin. Diba? Tsaka meron pang ano, malasa. Okay, yun lang. Thank you. Thank you for watching.